isang napaka-intense na araw sa simula pa lang ng Shakey's Super League dahil lahat ng laban ay nagtapos halos mga 5-setter game. At isa na dyan ang inaabangan ng lahat, ang College of St. Benilde kontra sa Far Eastern University. Ang pagtutuos na ito ay may pinaglalaban sapagkat malaki ang pressure ang nasa balikat ng St. Benilde Lady Blazer dahil sila ang may dala ng titulo na wala pang talo at sila ang nagkampiyon sa NCAA Season 97. Samantala, wala namang mawawala sa mga Lady Tamaraw dahil natapos nila ang UAAP Season 84 na hindi nakarating man lang sa playoffs at pinakahuli naman sa rank sa torneo. Gayunpaman, binigyan pa rin sila ng mga Lady Blazers ng matinding laban dahilan upang maiangat nila muli ang kanilang kupunan sa tulong ng bagong coach na si Tina Salak, na dating FAU Lady Tamaraw at dating Southeast Asian Games Silver Medalist in 1997. Kaya sa first set pa lang palaban na ang mga Lady Tamaraw, lalo na ang rookie na si Barbie Hamili. Si Barbie Hamili ay isang produkto ng Nazareth School of National University na nagtapos sa kanyang napaka-kahanga-hangang debut bilang Lady Tamaraw sa pamamagitan ng match-winning ace. Sa unang set, tambak na sa errors ang mga Lady Blazers. Naging agresibo naman ang mga Lady Tamaraw na may apat na sunod-sunod na service aces. Gayon din sa blockings, kaya maaga nilang nakuha ang unang panalo. Sa second set, dito na nag-iba ang ihip ng hangin. Nang mapansin na ni Coach Jerry Yee ang sunod-sunod na mga unforced errors ng kanyang kupunan, agad-agad niya itong pina-timeout para paalalahanan na hindi ganon ang larong champion. Pagkatapos ng paalalang iyon, nagising na ang mga Lady Blazers na nasa high-level game na pala sila, kaya naging agresibo ito sa depensa. Sa score na 26-24, pinayunga ni Pascual Simonares ng isang monster block dahilan upang maisungkit nila ang second set. Sa third set, sobrang layo ng score. Ngunit sa kalagitnaan ng laban, unti-unti nang nakakahabol ang mga Lady Tamaraw. Dito, sobrang dikit na ng laban. Umaariba naman si Hamili sa kanyang mga off-the-block hit. Sa pagkakataong ito, bilang tanyag na setter, si Coach Salak naman ang nagpaalala kay Ubaldo na huwag iisipin ang laro ng kalaban. Isipin lang yung laro niya bilang playmaker ng grupo. Pero gayunpaman, hindi naman nila mapigilan ang mga klase-klaseng ataking pinapaulan ng mga Lady Blazers. Hilong-hilo naman ang mga blockers ng Lady Tamaraw sa tactics na ginawa ng St. Benilde. Sa isang combination play, sabay pumalo ang decoy at ang spiker. Kaya isa ito sa nagpalito sa kanila. Hanggang sa naisungkit na nga ng St. Benilde ang third set sa score na 25-19. Sa fourth set, dikit naman ang laban. Sa pagkakataong ito, si Mike Go naman ang umaariba sa kupunan ng St. Benilde. Dito naman nagkaroon ng pagkakataon na mailabas ng kupunang Lady Blazers ang lakas nila pagdating sa service department. Bagay na nagpadikit sa kanila sa score. Pero isa sa hindi nila mapigilan ang klase-klaseng atake ni Tagaod at ang kanilang mga unforced errors. Dahilan upang ma-convert ito sa puntos ng kalaban. Hanggang sa na-set point na nga ni Tagaod ang score at naisungkit ang fourth set sa isang off-the-block hit sa score na 23-25. Sa fifth set, dito na nagkasubukan sa kanilang lakas, liksi at diskarte sa net. Pilit namang itinatawid ni Go ang kanyang kupunan bilang team captain. Subalit, kinapos ang kanyang kupunan dahil sa huli,
Sila Panangin, Tagaod at ang service ace ni Hamili ang nagpapanalo sa laro in 5-setter game. At si Chini Tagaod ang itinanghal na player of the game na may papitsa galing sa Shakey's. Sana all! So that's it! Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga volleyball ganap. And thanks for watching!